Eric, bakit mo nakakunot ang noon nyo? Eh, binabasa ko kasi itong books about human rights. Sabi na nga ba, Kuya Eric eh. Ikaw si Detective Bright eh. Ano ba kayo? Na-influensya na yata kayo ni Detective Dwight ha? Hindi kasi, nakita kami nung nakaraan. Nabanggit niya nga sa akin na ngayong December pala, sineselebrate ang National Human Rights Consciousness Week. Ah, talaga po? Oo, sayang. Katunayan nga, may sinasabi siyang mga batas tungkol sa human rights. Sana po sinaman niyo siya. Gusto niya nga sana magpunta rito para ma-share niya yung mga nalalaman niya. Kaya lang, may mission pala siya na dapat niyang unahin. Eh ayun, sa pag-uusap namin, may mga nabanggit siya na na-curious ako. Kaya naghanap ako ng mga libro na may kinalaman sa human rights. Napakalalim pala ng nakapaloob dito eh. Ayun, kaya kunot noo. Eh, ano po ba yung human rights? Eh, di karapat ang pantao. Eh, tinagalog mo lang eh. Tama naman si David doon. Kaya lang, may mga nakapaloob pang sinasabi sa salitang human rights. Kaya nga, yan na nga alamin natin maya-maya lang ha. At makinig kayong mabuti. Siguradong mas malawak yun. Oo nga eh. Karapatan pa lang natin mga bata, malawak na. Lalo na siguro kapag pangkalahatan na. Tama ka, Tabita. Kaya maganda, pakinggan natin ang tungkol dyan, ha? Bensi, sino ba ang makakasama natin mamaya? Ah, siya po si Ate Bing. Tulad po sa aming mga bata, marami po siyang sinabi tungkol po sa human rights. Sabagay, maging sa Biblia, nakasulat yan eh. Bago pa man matuklasan ng mga tao ang human rights. Kaya dapat ay ma-serve ito ng tama. O, ito ang sinasabi ng Biblia. Sa aklat ng Roma 13:7, basahin natin. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. At yan ang ating verse of the day. Hi kids! Kaya yung show na, sama-sama tayong umawit at sumayaw. Human rights, ano nga ba ito? At ano ang mga nakapaloob ba dito? Abangan niyo yan mamaya mga bata. Abangan din po namin ang mga iba balita sa News Around the World. Lahat ng yun ay sa pagbabalik ng KNC Show! Good day! I'm MJ Paler, delivering news from around the world. Commission on Human Rights or CHR in Western Visayas
is bringing its free legal aid caravan to Tubungan, Iloilo on December 3, 2019. According to Attorney Johnny Dabuco, CHR Regional Director, this is the one of its way to mark the National Human Rights Consciousness Week on December 4 to 10, 2019 and aims to reach out to people in far-flung areas. The caravan would also be serving people from neighboring town and can consult even if their legal concerns are not related to human rights. CHR will also be holding a forum on the rights trafficking law in coordination with the Jaro Archdiocesan Social Action Center or JASAC on December 9. The venue would be announced soon. In other news, a student from Australia is using art in fight for peace on earth, scoring the highest at the individual and team categories of 2019 SINGA for the Singapore Math Global Team Competition, which was held last November 22 to 26 in Ho Chi Minh City, Vietnam. In the SINGA tiers round, Gordula secured the top spot to win the gold in the individual category for the grade 3 level. Then, Gordula also won gold in the team category as he joined the team comprised of two other math wizards, one from Indonesia and another from host country Vietnam. The SINGA event is an international team and individual-based math competition that focuses on very strong teamwork and high levels of collaboration, stamina and mutual support, and superlative math skills. That has been our news for today. I'm MJ Paler, delivering news from around the world. Magandang araw po! Magandang araw, Benji, at welcome dito sa CHR! Ano po ba ang human rights? Ang human rights, or sa Pilipino or Tagalog, ay karapatang pantao. Ito ay ang mga bagay-bagay ng mga karapatan na dahil tao siya, meron siya. So parang kumbaga sa English, inherent, no? Parang hindi ito hinihingi. Dahil siya ay tao, automatic na yon na meron siyang mga karapatan. Ano po ang pangunahing karapatan ng mga tao? Una, yung right to life, yung karapatang mabuhay. Sinasabi na hindi lang basta mabuhay, kundi yung dekalidad na buhay. So, hindi ibig sabihin na bubuhay ka nga, pero hindi ka naman kumakain ng tatlong beses sa isang araw, or ang pagkain mo ay hindi masustansya, hindi yun yung ibig sabihin ng mabuhay. Ibig sabihin, karapatang mabuhay, karapatang makapagpahayag ng mga saloobin, karapatang ma-practice yung religion, karapatan ng magsama-sama, karapatan na maging malaya, karapatan ng sinasabi natin sa English, due process. So, may civil na karapatan, may political na karapatan, may pang-ekonomiyang karapatan, at may karapatang pang-kultural. Ito yung sineselebrate natin, no? Maraming salamat po! Maraming salamat rin sa iyong pagdalaw sa CHR, at see you again next year! Dapat pala, malaman ng lahat yung karapatang pantao natin. Kaya siguro may celebration para dito. Tama ka dun, Angelica. Kaya kung paanong napag-aralan natin ang tungkol sa karapatan ninyo mga kabataan, ay dagdag kaalaman din ang pag-alam natin tungkol sa human rights. Nag-uumpisa pa lang yung mga bata, abangan nyo pa ang iba pang mga bagay tungkol dyan. Opo, Kuya Eric. Okay, so next naman nating alamin ay ang Bible Story! Tama. Oh, ano ba naalala niyo sa nakaraan nating kwento? Si Goliath po naghahamon. Natakot po ang Israel sa hamon ni Goliath. Ah, kasi giant siya. Eh, sino po kayo lalaban kay Goliath? Kilala niyo ba? Okay, kids, kilala niyo? O, para malaman na natin kung sino, mabuti pa, buksan na natin ang ating Biblia sa aklat ng Unang Samuel,
17:31 hanggang 40. At nang marinig ang mga salita na sinalita ni David, ay sinaysay nila sa harap ni Saul. At siya'y ipinasundo niya. At sinabi ni David kay Saul, "Huwag mang lupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Filisteyong ito." "Hindi ka makaparoroon laban sa Filisteyong ito upang makipaglaban sa kanya, sapagkat ikaw ay isang bata at siya'y isang lalaking mangdidigma mula sa kanyang pagkabata. Ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. At pagka pumaroon ang isang leon o isang oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay lumalabas akong hinahabol ko siya at aking sinasaktan at aking iniligtas sa kanyang bibig. At pagka dinadaluhong ako, ay aking pinapangahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ang oso. At ang Pilisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito." "Yumaon ka at ang Panginoon ay sasa iyo." At sinandatahan ni Saul si David ng kanyang mga sandata at kanyang inilagay ang isang turbanteng tanso sa kanyang ulo at kanyang sinuotan siya ng isang baluti sa katawan at ibinigkis ni David ang tabak niya sa kanyang sandata at kanyang tinikmang yumaon sapagkat hindi pa niya natitikman. At sinabi ni David kay Saul, "Hindi ako makayayaon na dala ko ang mga ito sapagkat hindi ko pa natitikman." At pawang hinubad ni David sa kanya at tinangnan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis at isinilid sa supot ng kanyang dala sa makatwid bagay sa kanyang supot pastor. At ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay. At siya'y lumapit sa Filisteyo. "Uy, si David pala ang lalaban. Kaya pa ba ni David si Goliath? Ang liit po niya kumpara kay Goliath." "Ewan natin." "At bukod pa po doon, ay hinubad niyo po ang dapat na isuot ng isang maikipaglaban. At sa halip na sandata po ang dala niya, yung dala niya po ay panghilagpos o sling. Ano po kaya mangyayari sa pakikipaglaban niya kay Goliath?" Magandang tanong yan. At yan nga ang ating tutuklasin sa susunod kung loloobin ng Panginoon. Kids, huwag ka absent ha! Bukod sa ating karapatan, marami pa tayong malalaman tungkol sa human rights. At habang nakikinig tayo, ito ang bili ng Biblia sa Aklat ng Kawikaan 4:7. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Dahil karapatang pantao ang inaalam natin, ano ba ang kahalagahan ng karapatan? At ano kaya ang magiging resulta kung di maserve ang mga karapatang pantao? Yan ang mga alamin natin sa susunod kung loloobin ng Diyos. Tayo na kayo, sali kayo sa amin. Sasabihin ng iba.
Hanggang dito muna mga bata, sa susunod kung loloobin na Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show!